Ha? Ano yung trabaho mo po ngayon? Ano yung lagi mong ginagawa? Dito, anong ginagawa niyo po? Ang sabi ni Pablo, anuman ang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso. Buo, pagka buo yan kapatid, hindi siya bawas. Pagka buong puso kapatid, hindi po nahati yung isipan mo sa paglingkod sa Panginoong Diyos. Buo nga po eh, pagka buong puso kapatid, kasi pagan andun. Pagka kasi hindi mo, pero alam naman, tama nga na dapat ang Diyos ang nauna, pero hindi mo siya nagagawa. Hindi kasi buo, kapatid. Kapatid, minsan, hindi ka man marunong mag-sacrifice eh. Eh bakit yung trabaho mo sa material, nagkakaroon ka ng maraming oras para magtrabaho ka? Bakit pagdating sa trabaho ng ating Panginoon, wala kang masyado na buong panahon para sa Kanya, kapatid? Ganyan ba? Kaliit? Ganun ba, kapatid? Kahina ang Panginoon sa iyong buhay? Kapatid, kayo pong narito, ipagpatuloy niyo po ang iyong kasipagan. Balang araw, babalik po si Kristo, sigurado, kayo ay kabilang sa Kanyang mga pupunin. Amen. Yung mga tamad na mga anak ng Diyos, may iwan yan kahit anak sila ng Diyos. Alin po gusto niyo, kapatid? Kayo'y makakaranas pa lang? Gusto niyo makaranas kayo? Tinatawag po na yung seven plagues, kung tawagin po sa Biblia, sa Revelation, yung pitong huling bangkok na galit ng Diyos, gusto niyo po maiwan doon, kapatid? Galit niyo ng Diyos. Hindi naman talaga dapat yun eh. Sa mga anak ng Diyos eh. Para sa mga hindi mananampalataya talaga yun eh. Kaya lang, maraming mga hindi tapat sa mga anak ng Diyos. Kaya pati tuloy sila, eh madadamay po sa tinatawag po na galit ng Diyos. Ang sabi nga po sa chapter 5, verse 9 ng 1 Timothy, hindi po talaga inilagay ng Diyos. Hindi po tayo nihanda para sa kanyang kagalitan. Eh. Hindi po kapatid eh. Pero bakit po ganun? Pati sila makakatikim. Alam nyo, mga kapatid, yun nga, bunga po ng hindi po nila pagiging masipag sa gawain ng ating Panginoon. Tanay nyo, kapatid, sabi niya, ulitin ko, anumang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso. Pagka buong puso, may kasipagan, kapatid, na gaya ng sa Panginoon. No? Kanino daw? Sa Panginoon. Buong puso sa Panginoon. Sa Kanya ka magsusulit, kapatid. At hindi sa mga tao. Eh ngayon, kapatid ko, marami po sa mga anak ng Diyos, gumagawa sila ng kanila po ginagawa sa harap ng tao. Siya ang basihan nila. Dahil alam kasi ni brother, dahil nakikita tayo ng mga kapatid, kaya dapat gawin natin ito, sabi nila. Alam niyo, kapatid, mali po yun eh. E maliwanag dito, ano man ang ginagawa natin, dapat po, dahil sa Panginoon. Yan ang sinasabi niya. Sabi niya, ano bang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. E paano? Kung dahil sa tao yun, gumagawa ka, nagkakontra kayo, hindi ka na magtrabaho sa gawain ng Diyos. Kasi binabasihan mo yung kapwa mo eh. Pero ang Diyos, kapatid, kung sa Kanya ka, magkakaroon po ng pagsusulit. At alam mo yun, matatakot ka kahit hindi mo siya nakikita, kapatid ko. Marami sa mga anak ng Diyos, ganun ang ugali po nila, kapatid. Na pagka sila'y nakikita ng kalang kapwa, masipag sila. Pagka nagkontra sila,
Patapat na sila, kapatid. Bakit? Nakikitrabaho ba tayo sa Diyos? Oh, sa Diyos. Hindi po sa tao, kapatid, sa kanyang gawain. Kaya po tandaan po natin, buong puso tayong maglilingkod sa Diyos dahil tayo po, kapatid, ang magsusulit sa Diyos, hindi po sa tao, muna sa lahat. Yan ang sinasabi po ng Biblia. Kasi po, balang araw, aharap tayo sa hukuman ni Kristo sa kanyang judgment seat. Ang tanong, kapatid, isang aliman, bago dumating si Kristo at namatay ka na, at humarap ka balang araw sa kanyang kalawang pagdating, bibigyan ka ng katawang mga langit. So, ibig sabihin, kahit hindi ka tapat, dahil namatay ka bago sa dumating, bumuhay ka niya. Asali ka doon sa tinatawag na judgment seat of Christ. Harap ka. Meron kaya may pagmamalaki sa kanyang harapan, kapatid? Wala. Alam niyo, mga kapatid ko, kahit na ikaw ay naging tapat hanggang kayo mamatay, harap talaga tayo kay Kristo. Dahil si Kristo ang siyang ating hukom. Sa ngayon, ang ating hukom, mga kapatid. Si Kristo sa kalukuyan, siya po ang ating tagapagtanggol. Siya po ang ating pinakaabogado. Balang araw, si Kristo ay siya na ang ating hukom. Harap tayo sa kanyang hukuman. Yan ang binabanggit sa ikalawang Korinto 5:10, kapatid. Kaya, ang sabi niya, anumang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Kaya kapatid, tuwing tayo ay magsimba, ang laging nasa isip natin, ginagawa natin niya dahil sa Panginoon at hindi dahil po sa tao. Magiging mga nagtatrabaho, kapatid, sa inyo, huwag niyo pong sabihin na pagka may time ako, makakasamba rin ako. Kasi busy lang ako eh. Kapatid, hindi ulit ko po, napakahina naman pala ng Diyos eh, sa iyo. Buti pa yung trabaho mo, nabibigyan mo ng 100%. Pero yung trabaho mo sa kanya, sa tingin mo ba 100%? Dumarating ka na lang, wala sa panahon, wala sa oras. Paano masabi niyo buo? Eh sabi sa Biblia, ang sabi niya, ano man ang inyong ginagawa, inyong gawin ng buo. Eh may kredisan po, kapatid, darating ka sa pagsamba, malapit na lang matapos sa sambahan natin, pagsamba natin. Hindi po yun, kapatid. Kung ganun, ang buo, kapatid, mula sa umpisa, hanggang matapos, gagawin mo yun. Kaya paano yun? Anak ka nga ng Diyos, pero hindi ka masipag. Hindi ka masipag, kapatid. Kaya tutusin nga, mahiya ako nga sa Panginoon kasi pagdating sa mga gawa natin sa Iglesia, dapat nga magpakumbaba kayo. Ang tamad-tamad mo na at tapos ang boses mo, gusto mo siyang mapakinggan. Kapatid, lahat po tayo ay pare-pareho po. Pero kailangan, tignan mo, karapat dapat ka ba na magsalita kung nagkukulang ka sa harapan ng Panginoong Diyos? So, tandaan natin, siyempre, kahit naman po sa neutral na bagay dito sa mundo, pagka ikaw ay nakikita mo, dahil ikaw ay kabilang sa mga masipag, alam mo, may boses ka eh. Dahil ginagawa mo yung tumuli mo eh. Eh paano yun? Kung hindi ka naman po sumasali sa ibang gawain na ating iglesia, tapos pagdating pa sa ibang bagay, reklama daw ka pa. Di maganda yun, kapatid, nakakahiya. Kaya tandaan natin, maging masipag tayo, kapatid, ng buong puso, nagaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Hindi po sa tao, kapatid. Naglilingkod tayo sa Diyos. Hindi po sa tao.
sa Diyos tayo naglilingkod. Ngayon, tayo kapatid, buhay pa tayo ngayon, diba? Marami tayong ginagawa. Pagdating po sa kabutihan, ang sabi nga po dito sa Ecclesiastes, mababasa natin, chapter 9, verse 10. Anong sabi po diyan ni Haring Solomon? Ano mang masumpuan gawin ng iyong kamay, gawin mo ng iyong buong kapangyarihan, sapagkat walang gawa, ni kathaman, ni kaalamanan, ni karunungan sa Sihon na inyong pinaparunan. Kapatid, ang Sihon dito, baka nga't yung salitang Sihon ay salitang Hebreo, marami siyang kahulugan po. Minsan ang Sihon, tumutukoy po yan sa libingan. Minsan ang Sihon, tumutukoy po siya sa hukay. Minsan yung Sihon, tumutukoy po siya kung saan yung mga espiritu ng mga masama nandun sila. Yun ang pierno kung tawagin natin. Pero ang tinuro ko dito, na Sihon, na yung pinaparoonan, ito, katabi lang ng kapilya natin, yung tinatawag nating libingan, lapeta, ayan ang Sihon, kapatid. Diba? Ngayon, balang araw, kung dyan ka ililibing, abang wala pa yun, kapatid, may sinasabi ko, si Haring Solomon, kung anong gagawin natin. Sabi niya, ano mang masumpang gawin ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan. Pagkagawin mo ng iyong kapangyarihan, dapat magsumikap ka, magkasipag ka. Kayo kapatid, pinagmamalasakitan niyo po ba ang ating bahay-sambahan? Naisip niyo na ba na, ay, tutulungan ko sa mga kapatid eh. Nagwawali sila. May walis naman yan eh. Baka ano kaya may share ko? Gagawin ko. Alahanapin niyo kapatid. Minsan, hindi naman natin iniisip po yata yun kapatid eh. Parang nasaan lang natin ang iba nating kapatiran. Siyempre, excuse po sa mga siyempre, pagka matanda ka na eh, may exception naman po kayo eh. Yung mga bata-bata pa, kayo mga young people, maging masipag kayo pagdating sa gawain sa Panginoon. Kay material man po yan. Kasi sabi ng Biblia, nating binasa, ano bang masumpuan gawin ng iyong kamay, o ano man yun ha, gawin mo ng iyong kapangyarihan. Pagka may kapangyarihan, may sipag, kapatid. May sipag. Minsan, anong linggo, napansin ko yung isang bisita man po natin yun eh. Pero palis na palis na yun eh. Nagtakakupin eh. Buti regalpa na tangalwa. May walis lang naman. Pero tutusin, hindi mo po sinabihan yun eh. Pero alam nila. Nagpamalasakit sila. Bagamat ang mga kapatid na yun, kapatid, pinaglilingkod ko dati yun eh. Nandi pa ako nagkasakit. Sobrang sipag na talaga nila. Kapatid, yun ang sinasabi ko. Na ginagawa nila ng buong puso. Yung gawain ng Panginoong Diyos, tumutulong po sila. Kaya, sabi nga, anumang masumpuan gawin ng iyong kamay, gawin mo ng buong kapangyarihan, sapagkat bakit? Sapagkat walang gawa. Wala na daw ginagawa. Wala ka nagagawin. Ni kathaman. O, wala ka nang isipin gawin. Ni kaalaman man. Ni karunungan man. Saan? Sa Sihon na iyong parunan. Pagka namatay ka na, o nasa Sihon ka na, libingan, e wala na kapatid eh. Patay ka na, hindi ka na makatulong. Kaya habang buhay po tayo kapatid, gawin natin may kapangyarihan. Yung pagsamba natin ito kapatid, ginagamit din natin ang ating physical na kalakasan. Si brother, nagbibisikleta ka lang, di ba brad? Nung pauli, okay pa eh. Nung papunta po dito, okay pa eh. Kasi, medyo mababa ang lugar natin. Ang mahirap, pagkapauwi ka na brother, halos, ano po yan, 8 kilometers o mahigit 7 kilometro. Ang layo ng ibabait mo, medyo mataas na po yan. Kasi nakita mo na po, magmula doon sa palengke, ang tubig, sa papunta. Eh, papunta dito sa pungpulo eh. Ibig sabihin, pataas talaga pauli.
yung Congress. Pero papunta ka rito, medyo discipline konti. Kaya lang, pag-uwi na kapatid, kailangan gawin mo may kapangyarihan, may lakas upang sa ganun, makarating kami yung simbahan, di ba? So, ganun po, kapatid, kailangan natin yan. Yung sipag, ano pa sinasabi ni Pedro? Si Pedro doon, ang sabi niya sa 2 Peter chapter 3, verse 14, ang sabi niya, kaya nga mga minamahal, yamang kayo'y nagsipaghintay ng mga bagay na ito, ay pagsikapan ninyong masumpungan kayo sa kapayapaan na walang tungis at walang kapintasan sa paningin niya. Ano po ang ating nakita, kapatid? Kung yung napansin, ang sinabi po ni Apostol Pedro, ulitin po natin, ang kanyang sinabi sa 3:14, sabi niya, kaya nga mga minamahal, yamang kayo'y nagsipaghintay ng mga bagay na ito, ay pagsikapan ninyong masumpuan kayo sa kapayapaan na walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. Yung salitang pagsikapan, ibig sabihin niya, diligent eh. Pagsikapan, ibig sabihin magkasipag. Pagsikapan, magkasipag ka. Sabi niya, kaya nga mga minamahal, yamang kayo'y nagsipaghintay ng mga bagay na ito. Ano ba yung mga bagay na ito na kanyang binabanggit? Alam niyo, babasahin niyo yan. Magmula sa verse 7 hanggang dito po sa verse 14. May kinalaman po kasi yan sa mga mangyayari sa mga huling-huling panahon eh, kapatid. Siyempre, habang hinihintay natin na mangyayari yun, gaya ng halimbawa, susunugin ng Diyos ang mundo, pati langit. Pero pera ang ikatlong langit, kapatid. At pagkatapos po, kapatid, siyempre, hinihintay pa po natin yan dahil gusto ng Diyos may mga maliligtas ayon sa verse 9. Kaya tumatagal ang pagdating ni Kristo. Alam niyo, kapatid, ang dahilan. Kasi po, mahal ng Diyos ang mga mahal ninyo sa buhay. Gusto niya sila yung maligtas din eh. Kasi kung darating na si Kristo ngayon, di sila ligtas, paano? Wala na sila maligtas. Ha? Sabi nga sa verse 9, hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo, mapagpahinuhod, long suffering sa inyo, na hindi niya ibig ng sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsisisi. Pangako ng Diyos kasi muli siyang babalikin. Pero bakit hanggang ngayon hindi pa siya bumabalik, kapatid? Hindi naman ibig sabihin mapagpaliban ng Diyos. Hindi naman po siya mapagpaliban, kapatid. Pangako niya, gawin niya. Ngayon po, bakit pa tayo nagbabata, naghihintay? Yun nga po yung long suffering niya. Yung kanya po tinatawag na pamibabata, yung kapampangan. Ano po sinabi niya sa verse 15? At inyong ariin ang pagpapahinuhod and account that the long suffering, at inyong ariin ang pagpapahinuhod ng ating Panginoon ay pagliligtas. Pero niyo, yung po palang bakit tumatagal? Kumbaga, nagbabata ang Diyos, nagpapahinuhod ang Panginoon, eh, dahil para sa pagliligtas pa niya. Kasi nga, kung biglang dumating na si Kristo, yung mga mahal ko sa buhay, hindi pa sila nakarinig ng aral, hindi sila maliligtas, kapatid. Maliban lang, kung sila po, halimbawa, buhay po sila, tapos, na dumating muli si Kristo kasama ang kanyang mga banal, siya pa'y banal, siya pa'y buhay, na nakapagsisinap sa kanyang kasalanan. Oh.
ang problema kung sakaling dumating na muli si Kristo kasama tayo sa second aspect ng second coming ni Kristo, hindi pa siya naligtas, hindi pa siya nagsisi kahit na alam niya na rapture na tayo kapatid, wala na, wala na pag-asa yun. Siyempre, hihiwalay na po sila ng palagay sa tupa at kambi. Yung kambi, dadalayan po sa impyerno. Yung mga tupa na naligtas, pamamahalahan natin yan. Mayroon pa silang katawang makalakaw, silang katawang makalupa, tayo may makalakit na. Pwede pa silang mag-asawa, pero tayo hindi na. Pati, yan ang sabi ng Biblia. Kaya dito sabi niya, kaya nga, verse 14, mga minamahal, yamang kayo'y naghihintay ng mga bagay na ito ay pagsikapan ninyong masumbong kayo sa kapayapaan. Ano po ang ating pagkasipagan, pagsikapan, kapatid? Ang pagsikapan po natin na masumbungan tayo sa kapayapaan. Ano kapayapaan? Siyempre, kung anak ka ng Diyos, dapat ikaw po ay peacemaker, hindi ka troublemaker. Dapat masumbungan ka sa kapayapaan. Niiwasan mo yung magkakagulo. Kailangan po yun, kapatid. Kasi po, yan ang sinasabi ng Biblia. Habang inihintay natin ang mga iba pang mangyayari, mga kapatid ko, ang sinabi ni Pedro ay pagsikapan ninyong masumpong kayo sa kapayapaan. O, tapos may ano, na walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. Dapat pala walang dungis eh. Sa harapan po ng Diyos pagka nakikipagpayapa ka. Opo, kapatid. Kasi pagka may dungis po yan, meron pang spot or blemish. So, hindi po siya maganda. Kailangan maging totoo po tayo na nakikipagpayapa. Yan ang sinasabi niya, na walang dungis at walang kapintasan sa kanyang pangitan, sa kanyang pong paningin. Yan ang sinabi po, kapatid. Kaya pagsikapan natin na nagiging peacemaker po tayo, hindi po tayo troublemaker sa ating lugar, o maging sa iglesia man natin, mga kapatid po. Kasi yan talaga, bahagi po yan ang itinuro ni Kristo sa Matthew. Sa Matthew chapter 5, mapapasa natin yan. Ngayon, kauli-ulihan. Ano naman sinabi po sa Kawikaan, chapter 21, verse 5? Ganito ang ating mapapasa na may kinalaman din po ito sa kasipagan, mga kapatid. Ang sabi niya sa 21, verse 5, mga pag-isip ng masipag ay patungo sa kasaganaan lamang. Ngunit bawat nagmamadali sa pangangailangan lamang. Ano po ang sinabi, kapatid? Ang sabi niya, ang mga pag-isip ng masipag ay patungo sa kasaganaan lamang. Tama yun, kapatid. Kung talaga masipag ka, yung pag-isip daw ng masipag, patungo sa kasaganaan eh. Kasi hindi ka tamad eh. Kasi kung tamad ka, hindi ka sasagana sa buhay mo. Kung gusto mo sumagana sa buhay mo, kailangan kapatid, ikaw po'y masipag. Kaya ulitin natin, ang mga pag-isip ng masipag, ang mga pag-isip niya, ay patungo sa kasaganaan lamang. Ngunit, bawat nagmamadali ay sa pangailangan lamang. Ano yung nagmamadali? Meron po kasing nagmamadali sa pagyaman eh. Kaya lang sabi dito, papunta lamang yan sa pangailangan. Kaya kapatid ha, gusto nyo magkaroon ng saganang buhay dito po sa lupa, huwag kayong magmadali. Ha? Huwag ka magmamadali. Sabi ng Biblia, bawat nagmamadali sa pagyaman, papunta lamang sa pangailangan.
sundan natin yung tamang paraan. Eh yung iba po, di ba? Yung mga kamag-anak natin, kaya anak mo man yun, kung ikaw ay matanda na, makita mo naman ang buhay nila umaasense. Pero, yung asenso yung kapatid, hindi naman kagad-agad yun eh. Mag-aaral ka muna ng grade school, high school, college, o pagdating sa college, maganda kurso ang kanyang napili, at pagkatapos nun, nakukuha mo niya, kapatid, makakapagtrabaho ko siya. Ganun, parang. So, ibig sabihin, hindi siya mabilisan, kapatid. Yung ito kasi mabilisan, anong ginagawa na? Susugan. Ha? Ano ba? Magnanakaw. Alam niyo, mga kapatid ko, hindi naman po talaga yung natural. Bagamat, minsan, pinapahintulog na rin Diyos yan sa mga pagkakataon. Baka bigla-bigla eh, baka pulong ka dyan na isang bara. O kung may pumapupulong dyan na isang bara na doon. Ha? Sa ibang bansa, yung mga nugget kung tawagin, mga puro natural. Kaya si Pala Roman, minsan nagbabasa ng alin eh. Nakapatag niya na akong pula sa nugget po doon, kapatid eh. Bulyon. Hindi siya bilog ha, hindi siya kontrato. Natural po siya naging ito. Kaya madalang lang po naman po yun. Sa Pilipinas, parang walang gano'n. Balik lang sa atin po. Parang glitters. Kaya, tandaan natin, mga kapatid, maging masipag lang po. Amen. Sa trabaho, sa material. Upang ikaw naman po'y sasagana sa awa ng Panginoon. Pero, sakali man po magkaroon ka ng tamang trabaho, kailangan iuna mo lagi ang sa Diyos. Eh baka huli naman po sa Diyos eh. Pagka nagkatrabaho ka, wala ka lang tayo. Alam niyo, hindi kasi nag-pray eh. Mag-pray ka sa Diyos na bibigyan ka ng trabaho sa material. Pero yung paglilingkod mo sa Diyos, hindi mo siya maapektuhan. Ganon. Sabi ko sa inyo, kapatid, nagkakaroon ako ng mga dating membro na gano'n. Wala silang trabaho, nag-pray sila, nagkaroon silang trabaho, tapos wala lang time sila sa Panginoon. Ibig sabihin, hindi mo yung karoon ng Diyos. Hanap ka pa ng iba, kapatid. Ganyan talaga ang kalakaran sa mundo. Kaya lang, tayo po, anak tayo ng Diyos. Huwag tayo palipin sa mundo para hindi na natin mapaglingkuran ang Diyos. Mautak si Satanas, kapatid. Mautak talaga. Pati mga anak ng Diablo, mautak sila, sabi ko nga po ni Cristo eh. Mas biyasa sila, kapatid eh, pagdating sa material. Pero pagdating sa spiritual, dapat huwag kang pahuli, kapatid. Pagka sinabi, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Anong sabi? Hanapin muna ninyo ang kanyang kaharihan at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay nito ay pawang idaragdag mo sa inyo. Pero ngayon, kapatid, hindi po nila ginagawa yan eh. Seek ye first, sabi ni Kristo. Yung first pala nila eh. Yung material sa Diyos, hindi first. Baka sakali at ipong time, mga sambahang rin, mga karino yun. Magandang oras po sa inyong lahat, kapatid at pagpalagero ng ating Panginoon. Dahil pong lahat ay nagsipoteo at nalang. O manaming Diyos na dakila sa lahat, maraming salamat sa iyong mga dakilang salita na patuloy na nagbibigay sa amin ng unawa, ng paalala na kailangan maging masipag po kami pagdating sa kabutihan. Kasi pag ibig sabihin po, gaya ng nabasa sa Biblia, buong puso po kami maglilingkod sa iyo upang huwag kaming madaya ng sanlibutan. Panginoon, hanggang ngayon, marami sa mga anak ninyo, hindi po nila nagagawa yung sinabi mo, sinabi ni Kristo, hanapin muna niya o ng tao ang iyong kaharihan at ang iyong katwiran
hindi po nila nagagawa ito ng lubusan. Panginoong Diyos, mag-uusap kayo lagi sa aking mga kapatid. Upang paglingkod nila sa iyo, Diyos, hindi po mapapabayaan. Alam namin, pagdating po sa mga bagay na may kinalaman sa material, sinabi po ng Biblia, mas biyasa ang mundo kaysa mga anak mo pagdating sa material. Pero sa spiritual, Panginoon, tinuturo ko, salamat pong marami sa paalala mo sa amin na kailangan buong puso kaming maglilingkod sa iyo. Buong kasipagan, gaya ng aming pagsusulitan nito sa aming Panginoon si Jesucristo. O Panginoong Diyos, patawad po kung nagkulang man po kami, maging aking mga kapatid sa pananampalatayan. Nawa ko, maging lumabot ang kanilang mga puso, ang katang mga isip ay magpapakumbaba. Panginoon, sa buong magdamag na ito, ingatan niyo po kami at bigyan niyo kami ng magandang bukas. Ang mga kapatid kong magsipag-trabaho na narito ngayon, palayan niyo po sila at maging kapatid namin na hindi talaga nila magawa. Patuloy kayong kumilos sa kanila. Panginoon, ito po mga kinalangin at mga pasalamat na hinihiling lamang sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. God bless po.